Tara, break muna. Job recruiters in Hong Kong are selling off Filipina maids like Xiaomai by tricking them into signing bogus loans. When this happened to Jasmine, she said no. Buy one, take five dito sa Hong Kong, uso yun. Yung amo, kukuha sila ng katulong, yung isang workers. After 6 months, iti-terminate nila yung workers. Tapos, kukuha uli yun ng amo ng panibago. Ngayon, magsusupply yung agency sa amo. Yung amo hindi na magbabayad sa agency. Pero ang agency, kukuha ng malaki doon sa bagong katulong. Niloon kami dito ng agency. Sabi nila salary reduction, pero hindi naman nagiging salary reduction ni eh. Na hindi mo alam kung ano yung pinipirmahan oo, mo. Oo. Hala, bakit ka? Pero hindi ko nga alam. Pero tinanong, nung nandoon kami sa lending agency, tinanong ko siya, para sa ano to? Yung ano, sabi niya, pirmahan mo muna, saka namin i-explain. Grabe naman yan, te. Oo nga. Parang ginawa na nilang business dito. Na ang workers, siyempre ang workers kailangan magtrabaho, maghanap ng trabaho. Okay? So, hawak na lang talaga sa patalim. Actually, nabalitaan ko sa union. Actually, wala naman daw talaga tayong babayaran. Oo nga, ganun dapat. Ang ginawa namin, nag-file kami ng case. Oh, tapos? Against sa agency. Oh, ayun, maganda nga yun, te. Yung alam mo yung, alam mo pa yung feeling na, ganun pala, alam ko pala yung karapatan. Bawal pala yun. So, kasi may kasabihan sila na, you know, there's no excuses with ignorance of law. So, kaming mga baguhan dito, hindi namin talaga alam. Wala kaming kaalam-alam. So, ang PLU, sila yung nagbubukas ng isip. Yun, nag-iisip namin para malaman namin kung ano talaga yung katotohanan. These recruiters are not only doing this to poor Filipina maids. They're also doing this to Indonesian and Malaysian neighbors as well. I say, let's sue their asses off and put them in jail.